Tila nayuping lata ang AUV na ito sa Sitio Hydro No. 2 Barangay Tadyangan sa Tubabingget matapos mahulog ito sa 60 metrong lalim na bangin. Patay sa insidente ang driver ng sasakyan na si Brian Sagid de Guzman, 34 anyos, at pasahero nitong si J.R. Copero Corisay, 22 taong gulang at pawang residente ng Tubabingget. Ayon sa investigasyon ng Tuba Municipal Police Station, nangyari ang insidente alas 12 ng madaling araw habang papauwi ang mga biktima sa kanilang bahay, pero nadiskubre lamang ang insidente pasado alas 10 ng umaga kahapon. Bali, yung aksidente po is galing po sila ng kwan, ng death anniversary ng lola nila. So, nung pauwi na po sila, yung ayon po sa nag-report po, nung around mga 12 o'clock na, midnight, may narinig siyang kwan, parang nahulog sa ilog. Ang pagkalam niya is parang batok na nahulog. So parang pinabayaan lang at around mga 6:40 na ng umaga, sinabi ng kapitbahay niya na may nahulog sa kwan, sa river po. So nung tinignan po nila, doon nakita nila yung sasakyan tapos may dalawang unconscious na sa loob ng sasakyan. Posible raw na nakatulog ang driver kaya nahulog ang kanilang sinasakyan sa bangin. Nung pumunta po, nakita nila so parang wala na talaga. So in-extract po nila yung dalawang bodies po. Mga around 9 a.m. yata na extract yung dalawang katawan. Ang malagim na trahedya, agad na naipaalam sa kanilang mga kaanak. Mabait tapos matulungin siya. Tapos madaling lapitan pag may kailangan ka. Hindi po kami naniniwala na gano'ng nangyari. Unexpected po kasi. Yun, balak din po sana namin na at this time, ako naman yung tutulong sa kanya. Pero unexpectedly, ganun po yung nangyari. So, wala. And it's very saddening po na ganun. Kasi very unexpected din po yung pagkamatay niya. Naiuwi na sa kani-kanilang tahanan ang labi ng dalawa. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.